aming Diyos, paramihin mo ang mga kaloob ng iyong mga anak upang maging kasapatan sa panainagan sa iyong ministeryo. Aming Diyos, salamat. And now we ask you to bless the word, Lord, na patuloy na ipapangaral sa aming kalagitnaan. Give the common portion, Lord, para sa iyong mensahero. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salita, puspusin mo ng iyong kapangyarihan. Maging buhay sa bawat isa at maipamuhay, malakaran namin sa aming pakikipamayan sa daigdig na ito. At pagpalain mo, Panginoon, ang mga taingat, pusong makikinig, O Diyos. Give them understanding of your word. Give them the power, Lord, upang ipabuhay ang mga salita nito at magkaroon ng banal na pagkatapos sa iyo, Panginoon, na sundin namin ang iyong mga salita hanggang sa muling pagbabalik mo, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito. Binabalik namin sa iyo na ang paborit pagsabay. In Jesus' mighty name we pray. Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa iba po na hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Ted, anak po ni Pastor ni Bishop Star at ni Bishop Apit. Sa umaga po ito, ang pagsasalusaluhan po natin ay may title na Victory in Times of Troubles at matatagpuan po natin ang ating key verse sa Psalms 50 verse 15. Buksan po natin ang ating mga Biblia at sabay-sabay po natin basahin. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumungo at sama-samang manalangin. Puling ka po aming ama, maraming salamat sa iyong mga salita na ipinatulog mo sa amin sa umagang ito. O Diyos, dalangin po namin na kami po iyong basbasan, O Diyos, na hindi lamang po namin marinig ang iyong mga sasabihin. Give us a listening heart and obeying heart, O Lord, na lahat po ng mga salita mo ay may isa pang buhay po namin. Lord Jesus, we ask for your power, O God. Sabi mo nga, Lord, sinusubo mo ang iyong salita at ikaw ay nagpapagaling. We claim your miracle-working power in our midst, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po sa inyo rito yung dumaranas ng troubles? Sino po yung may troubles ngayon sa inyong buhay? Amen. Taas po ang kamay. Sino po yung merong pagkakasakit? Sino po dito yung nangangailangan ng trabaho, nagkakaroon po ng struggle sa mga finances? Amen. Sino po dito yung merong broken relationship sa loob po ng pamilya sa ngayon? Iba-iba po yung level ng troubles natin. Sabi nga kanina ni Pastor Lori dun sa Daily Guide, Jesus comes at the point of our needs. Lahat po tayo may pangangailangan. Ako kaya po ako narito ngayon kasi may pangangailangan po kay Lord. Nabalita ko po na may sakit si Mami, tapos natanong kay Lord, Lord, uuwi ba ako? At sinagot niya po ako sa lumpay na meron doon may sakit na sabi niya kay Jesus, Panginoon, kung ibig niyo, gagaling ako. At ang sabi ni Jesus, ibig ko at siya'y pinagaling ni Lord. Kaya alam ko po, pinauwi ako ni Lord. Hindi lang dahil may need ako, kundi dahil inimit niya po yung need ko sa lugar na ito. At ngayon pa lang po, inaangking ko na yung kagalingan ni Bishop Star in the name of Jesus. Amen? Next slide, please. Sabi nga po doon sa isang slogan na nakita ko, God allows tests in our lives so He can turn it into testimony. God allows mess in our lives so He can turn it into message. Kung wala po tayong struggles, magkakaroon po ba ng testimony yung buhay natin? Kung yung buhay natin, happy everyday, paano po natin na-appreciate yung mga gawa ng Lord sa buhay natin kung hindi naman tayo nagkakaroon ng need sa Kanya, di ba? So inaalaw po ni Lord yung mga pangangailangan sa buhay natin upang matuto tayong tumawag sa Kanya, upang tayo Kanyang palayain nang sa gayon siya ay maluwalhati sa ating mga buhay. Ngayon po, pag-aaralan po natin, pagsasaluhan natin yung apat na points kung paano po natin ma-achieve yung victory. Hindi ko po sinasabi na ito lang yung mga points. But for today's discussion po, meron tayong apat na points ng pagsasaluhan for us to achieve victory. Yung unang po sabi, put your trust in God. Second is to stand on God's word. Yung pong pangatlo is to close the door to negativity. At yung pong pang-apat is to expect supernatural, miraculous power. So yung
put your trust in God. Ang Bible verse po natin, Isaiah 26 verse 4. So trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Kanino daw po tayo magtitiwala sa Panginoon sapagkat siya po yung ating malaking bato. Iniisip ko nga po, ano ba yung meaning ng word na trust? Kasi di ba lagi natin ginagamit, oh, mag-trust ka lang kay Lord. Ano ba yung ibig sabihin ng trust? Sa dictionary po, nung binuksan ko, ang sabi, trust is assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. To be confident, to hope, to commit one's care or keeping. Iniisip ko, parang puro salita pa rin, no? Parang pag sinabing assured reliance, ngayon naman isa-search mo, ano ba ibig sabihin ng assured reliance? Pero alam niyo po, pag naisip ko yung salitang trust, lagi akong bumabalik doon sa example ni Bishop Starr. Yung mga lumaki na sa church, alam niyo na. Ano po yung lagi na example sa atin sa trust? Upuan. Di ba yung upuan? Tingnan niyo nga po yung mga katabi niyo, paano po sila nakaupo? Meron po bang naka-squat? Meron po bang nakaangat ang puwet? Hindi po ba hindi? Pag naupo po tayo sa upuan, ano pong ginagawa natin? Binibigyan natin yung buong weight natin kasi alam natin na kaya tayo ng upuan. Amen? Hindi naman tayo naupo na naka-squat, di ba? Kasi nagtitiwala tayo na kaya tayo ng upuan. At yan po yung uri ng pagtitiwala na nais po ng Diyos na ilagak natin sa Kanya. Yung alam mo na kayang-kaya ka ng Diyos. Amen? Hindi natin aasahan yung kalakasan natin dahil alam natin, kayang-kaya ng Diyos ano pa man yung sitwasyon natin sa ating mga buhay. Ngayon po, ano po bang mabe-benefit natin pag nagtitiwala po tayo sa Panginoon? So, meron po iba-ibang benefits yung trust in God. Pero ngayon po, lima lang yung pagsasalusaluhan natin. Una po sabi, if we trust God, we will have no fear. Kasi yun po yung kalaban ng faith, yung takot. Pag natatakot po tayo, wala po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi po sa Psalm 91 verse 5, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Wala pong Kristiyanong duwag. Amen? Bakit po? Kasi alam natin kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Natatandaan ko nga po kami ni Pastor Randy, nung bago pa lang po kami sa Amerika, hindi po agad kami kumuha ng apartment. Kasi po gusto namin makatipid, dahil di po ba nagpapagawa tayo ng Church La Union. So instead po na mag-apartment kami, nag-rent lang po kami ng kwarto. Nung po sa isang bahay na, tinatawag din nilang sarili nila ng mga Christians. So Christians po lang na nakatira dun sa bahay. Pag-aari po na isa namin kaibigan. So letter L po yung bahay. Apat na kwarto sa isang side, apat na kwarto sa kabilang side. Nasa gitna yung kitchen, tapos yung gitna niya, malaking swimming pool, yung nasa backyard. Pero ito pong bahay na nabili ng friend namin, dati po siyang assisted living facility, tirahan po ng matatanda. So ito po sa bahay na yun, marami nang namatay. Tapos marami pong nagpumulto. So yung kaibigan po namin na Christian, pagka po siya yung naunang dumating galing sa work, ipapark niya po yung kotse niya sa labas, naghihintay po siya doon na makakasama sa bahay bago siya makapasok sa sarili niyang bahay. Tapos isang gabi po, kakain sila sa labas, sabi niya, halika na tayo, sumama ka sa akin, sa amin. Sabi ko, hindi na po kasi ano, marami pa akong gagawin. Sabi niya, hindi ka natatakot. Sabi ko, hindi po. Sabi niya, may mumu dito. Sabi ko naman sa kanya, doon lang naman po sa side niyo eh. Wala naman po sa side namin. Hindi po siya pwede dito sa side namin. Kasi bakit? Bakit po tayo natatakot? Alam natin na kasama natin si Lord. He gave us the power in the name of Jesus to cast out demons. Hindi po kailangan na magtagal yung presence sila pag nandun po ang mga anak ng Diyos. Di ba, subok na natin yan, Sister Joy, Sister Riva, na nandun tayo sa La Union. Hindi pwede manahid doon po sa unang inuupahan, may umo. Ginagalaw pa yung mga gamit. Pero in the name of Jesus, hindi po pwedeng manahig ang mga familiar demon spirit. Amen? Because there is power in the name of Jesus. And if we trust God, we will have no fear. Amen? Amen. Ang pangalawa po, pag nagtra-trust tayo kay Lord, you will be safe from deadly plagues and diseases. Psalms 91 verses 2 to 3. Buksan po natin mga Bible natin.
Ang sabi po, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Sino po yung nakinig ng testimony ni Ate Irma kanina? Yes. Kinakagat na ng ahas pero hindi po siya inabot yung chinelas lang. Dahil pag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, ilalayo niya tayo sa anumang uri ng mga makamandag na plagues. Wala po sa atin ng mga Ebola, kahit po yung kagat ng ahas hindi tatalab. Amen? Amen. Naalala ko nga po nung nasa Amerika ako, tumawag sa akin si Mami. Sabi niya, nariliglaw si Daddy. Tapos ang dami kang dugo na lumalabas. Noong una, akala nila yung dugo lumalabas sa ilong. Tapos tinawag niya si Mami, sabi niya, tingnan mo nga to, paglapit ni Mami, lalong dumami yung dugo. Akala nila sa bibig na lumalabas. Tapos, sinilip ni Mami, nakita niya po, may butas ng karayong dito. Nireveal sa kanya ni Lord Witchcraft, may nangungulam kay Daddy. Kaya ginawa po ni Mami, nirebuke niya agad in the name of Jesus na lumayas ang spirit ng witchcraft, biglang tigil po ng dugo. Kaya po sa atin ang mga nagtitiwala sa Panginoon, kahit yung mga kulang, hindi po yan tatalab sa atin. Because we have power in the name of Jesus. And if we trust God, hindi po tatalab sa atin ang anumang mga deadly plagues, diseases, at mga curses na itinatapon po ng Diablo. Amen? Amen. Pangatlo po, pagka nagtitiwala po tayo sa Panginoon, your body will be healthy. Proverbs 3, 5 to 6 and 8 po, yung ating verse. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. It will be health to your flesh and strength to your bones. Ano daw po, pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, magkakaroon ng kalusugan yung ating mga laman, lulusog yung ating mga buto. Ibig po ba sabihin, immune na tayo sa sickness? Hindi po. Pero yung pong sickness is just God's venue to heal us. Amen? Magkakasakit pa rin tayo, that's true. Pero venue lang po upang patunayan ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay. Sino po yung narito na na-aksidente si Pastor Twins? Diba, dapat lalagyan siya ng ano, ng metal sa loob kasi bali yung buto niya. Pero nung i-x-ray po the following day, ano sabi ng doktor? Naku, nagtugtong nga ang buto. Talagang sigurong matakaw sa gatas yung batang yan. Pwede po bang magpatugtong ng buto ang gatas? Hindi po. But trusting God will be, ano po, sabi rito, strength to your bones. Pag po tayo nagtitiwala sa Diyos, kayang-kaya pong pagtugtongin ng Diyos ang ating mga buto. Amen? Point number 4 po, pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, ano pong sabi niya? Your battles will be won. 1 Chronicles 5:20. They were helped in fighting them, and God handed the Hagrites and all their allies over to them. Because they cried out to Him during the battle, He answered their prayers because they trusted Him. Paano po nila nawin yung battle? Dahil po ba nanalangin lang sila? Hindi po. Yung kung kanilang panalangin, may kasamang pagtitiwala, may kasamang paniniwala, may kasamang pong trust sa Panginoon. Kasi pagka po yung prayer, inuusan lang natin, pero hindi po naniniwala yung heart natin, wala po yung kabuluhan. Amen? Pero tinugon po ng Diyos na manalo ang mga Israelites against the Hagrites kasi sila'y umiyak. Hindi lang nga po sila nanalangin, umiyak pa sila sa Panginoon nang may pagtitiwala at ibinigay po sa kanila ng Diyos ang pagtatagumpay. Sino po sa inyo rito ngayon ang merong pinagdadaan ng battle? Sino po rito yung nasa war? Sino po yung may gera ngayon sa buhay nila? Iba-iba po yung form ng battle na kinakaharap natin. Pero isa lang po sinasabi ni Lord, if we trust Him, our battles will be won. Amen? Sa Amerika po, usong-uso po yung depression. Kasi hindi kagaya ng mga Pilipino, tayo mga Pinoy, lalo na mga Christians, di ba? Pag nagkakabit-abit tayo, uy, pag-pray mo naman ako, yung anak ko, addict. Di po ba ganun tayo ka-open? Uy, pag-pray mo naman yung nanay ko, may sakit. Sa Amerika po, masyadong inclusive yung mga tao. Lahat sinosolo nila, nahihiya sila. Kaya po nangyayari, nagkakaroon ng depression. So marami po yung nagpapakamatay, marami po yung mga nababaliw. So nagbabagal sila against depression.
session. At doon nga po sa church na ina-attendan namin, yung pungsong leader doon, ang tagal niya pong nagbabatan ng depression. Naghihiwa po siya ng sarili niya. Pero nung dalit po siya sa church at nakilala niya ang Panginoon, pinalaya po siya ng Diyos. Amen? Ano po yung battle na kinakaharap natin ngayon? Ano man po yan, lumapit po tayo sa Panginoong Jesus kasi kay Jesus lagi pong may tugon at tiyak po yung tagumpay. Amen? At yung pong huling point, if we trust God, you will be happy, blessed, and fortunate. Tingnan nyo ang mga katabi nyo, blessed po ba? Amen. Hindi po natin matatago yung blessed na mukha. Amen? Kasi kahit saan tayo pumunta, pagka po tayo ay masaya, lagi po tayo nakangiti. Amen? Pag meron pong nakasimangot at sinasabing nasa loob niya yung saya, hindi po totoo yun. Kasi ang totoong masaya, makikita po natin yung manifestation. Nandun po yung laughter, nandun po yung pagngiti. Sabi nga sa Proverbs 16 verse 20, whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is he who trusts in the Lord. Paano po tayo nagiging mapagpala? Meron pong dalawang susi na, meron po susi na sinabi dito. Mapalad yung mga nagtitiwala sa Panginoon. At ano po yung sign na nagtitiwala talaga tayo kay Lord? Pag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, sumusunod po tayo sa instructions niya. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Pag hindi po tayo sumusunod sa instructions si Lord, ibig sabihin hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen? Pero kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya natin sundin yung pinasasabi ng Diyos, yung pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Nagaya ko po, kasi ako po lagi ko lang hinihingi kay Lord, Lord, babakasyonin mo kami. Mahilig po talaga akong magbakasyon. Gusto ko pong nakakakita ng iba-ibang lugar. Ngayon po, nung pagka po kasi ang sa state po ako nagtatrabaho, so may mga iba-iba po silang mga savings plan. Meron sila yung Santa Saver na pagka November, makukuha mo na yung pera para yung paggastos mo sa December. Kasi wala naman pong 13th month sa Amerika, hindi kagaya dito. So meron pong vacation plan, kung ano-ano po yung babawasin na sa inyong monthly, tapos makukuha nyo after a particular period of time. So sabi ng boss ko po sa akin, oh yan, mag-open ka na ng vacation saver. Kasi alam po nila may hindi akong magbakasyon. Pero sabi po ni Lord sa akin, maglagay daw po ako ng envelope for toy giving. Tapos sabi po ni Lord sa akin, maglagay po ako ng isang envelope para po papasko sa mga workers pag December. Tapos sabi po ni Lord, maglagay po ako ng isang envelope para sa mga unexpected blessings. Ngayon po, sabi ng boss ko, mag-open ka na ng vacation saver. Pero sabi po ni Lord, yung tatlong envelope ang i-open ko. Kaya sumunod po ako sa instructions ng Panginoon because I trust God. Noong una po, binuksan ko yung envelope ng unexpected blessing. Dumating po yung napakaraming blessing na hindi talaga namin inaasahan. Checker po sa mail. Kasi po noong 2010, na-aksidente po kami, sakay po ako. Yung po pala, pag sa States, pag po pala yung driver, nagdemanda, lahat po pala ng pasahero makakakuha din ng cheque. Pero, it takes time kasi nilalaban pa po ng lawyer. So, isang beses po, pagbukas ko ng mail, may cheque ako. Hindi ko lang po natatandaan. Kasi 2010 pa. Pero nung sinimula ko po yung unexpected blessing, pagbukas ko po ng mail, may cheque. Di, syempre po, pagtatides natin, tapos maglalagay po tayo ng portion doon. Tapos sa trabaho ko po, nasa sales department ako, pero office manager po ako, hindi po ako field worker. So pag meron pong bonus, hindi po ako kasali. Kasi ang kasali lang po sa bonus, yung mga nagtatrabaho sa field. Pero alam niyo po, kinikilo sila ni Lord. Pagka po nakakuha sila ng bonus, ang dami ko pong natatanggap ng mga gift cards. Kaya po nakikita niyo sa Facebook kung saan kami kumakain, karamihan po doon hindi po namin binabayaran, mga gift cards. Pero syempre, dahil po gift card, kung alam niyo po na 50 yung value, ano pong gagawin natin? Pagtatides natin, magagaling po ako doon sa unexpected blessing ng offering ko. Tapos alam niyo po, ginawa ni Lord kasi wala nga akong vacation saver. Wala po nung pumasok yung time na to, nakakailang bakasyon na po kami, wala po kaming binabayaran. Una-una po, nakapag-stay po kami doon sa Ventura Beach. Yung talagang pag-gising niyo po, nakagulang agad yung dagat. Eh, gustong-gusto ko po yung dagat. Every night po doon sa hotel na yun, 350. Pero binigay po ni Lord sa amin, libre.
Tapos sumunod po, nakapunta ako sa Lake Arrowhead. Libre din po kasi yung mga points ko po bilang state employee. Libre, makikita niyo po yung snow, makikita niyo po yung lake. Kaya talagang nakaka-bless po. Tsaka hindi po kami chine-check-in ni Lord sa mga basta-bastang hotel. Marriott or Better po lagi yung pinagdadala niya sa amin. Tapos yung huli po, bago mag-birthday si Pastor Randy, kasi po si Pastor Randy, mahilig po siya sumali dun sa mga, alam niyo po ba yung mga coupon sa mall? Lagi po siya nabubunot doon. Pag po ako naglagay, hindi po ako nabubunot. Pero pag si Pastor Randy, lagi po siya nabubunot doon. So bago po kami umuwi, sabi niya sa akin, Mama, expire na tong certificate na to, gamitin na natin. So binook niya po, nakastay po kami sa Grandview Resort ng Las Vegas. Talagang pag si Lord po yung nag-bless sa atin, if we obey God's instructions, ang favor po na ibibigay sa atin ni Lord, 5 stars. Hindi niya po tayo bibigyan ng 2 stars. Amen? Kaya na-celebrate po namin yung birthday ni Pastor Randy bago po kami umuwi. Talagang kahit po yung timing, inaayos ni Lord. Alam po ni Lord na uuwi kami, na narito kami ng birthday niya. Nung pong nag-celebrate kami ng birthday niya, hindi pa po namin alam. Pagkagaling po namin sa Vegas, tsaka ako po nalaman. Pero kahit yung birthday ni Pastor Randy, ini-schedule po ni Lord. Kaya po nagpapasalamat kami sa Panginoon. If we trust God, every detail to ng buhay natin, aayusin ng Panginoon. Amen?